Lumaki si Danica Mercado na walang idea kung ano bang itsura ng Maynila. Buong buhay niya ay umikot sa maliit na barangay nila. Pero dahil sa kahirapan ng buhay, napagdesisyonan niyang mamasukan bilang isang kasambahay. Makikilala niya isang binata na ubod ng gwapo, Joaquin Del Rio, is a ruthless and a playboy billionaire. Kaya niyang laruin ang lahat sa pamamagitan lamang ng pag-click sa kanyang mga daliri. Pero dahil sa tadhanang nagkabanggaan ang kanilang mundo. Paano sila makakaligtas sa piling ng isa't isa kung saan ang bawat minuto ay parang impyerno? You idiot! Bakit bang bagal mo? I waited here for 2 hours just to eat that pizza. Sir, pwede bang kalmahan muna natin? Ako lang to oh. Kasalanan mo naman to sir eh. Hindi mo naman sinabing hindi dapat pindutin ang lahat ng numero sa escalator. Unang-una kong pinindot ang 5 kasi favorite number ko. Tapos ang tagal, kaya pinindot ko rin ang 6, 9 at 10. Pero hindi pa rin ako nakarating kaya sunod-sunod kong pinindot, pang last ang 20. Hindi mo naman kasi sinabi na nasa 28th floor pala tayo. Eh di sana naghagda na lang ako kung ganito lang pala. Alam mo ikaw ang boborito sir eh. Are you out of your mind? Anong escalator? There are no buttons in an escalator. Pinagloloko mo ba ako? Eh ano po yung tawag? Tawag sa parang kahon na nagbababa at taas? May tor din naman po kasi yun sa huli. Calculator po ba? Sensya na, maganda lang. That's an elevator, you dumb girl. Nasaan ka na? Bakit wala ka pa din dito? This stupid girl is ruining the party. This should be her party, but she's not here. Sir, nandito po ako sa police station. Nanginginig ang boses niya. Umiiyak siya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Presinto? Anong nangyari? Puno ng pag-aalala ang puso ko. Anong ginawa ng tangang babaeng to this time? Anong nangyari? Bakit ka nandyan? Are you okay? Are you hurt? Hindi ko mapigilang magtaas ng boses ko. I am worried, pero dahil din sa pagtaas ng boses ko, she cried even more. Hindi ko alam pero nakita ko nagmamaneho ako ng kotse ko. Saan presinto ka? I-text mo na lang ako. I'm on my way. Natanggap kong lokasyon niya at doon ko siya nakita. Tumakbo ako ng mabilis na makita ko siyang walang magawa, nakaupo sa sahig. Gulo-gulo ang makeup niya. Magulo din ang pink niyang gown. Ang tanga talaga ng babaeng to. Hey, okay ka lang? Anong nangyari? Niyakap ko siya kagad. Inangat niyang kanyang mukha and cried even more when she saw me. Sir, ang sama-sama ako. May napatay ako, sir. May nabangga ako. Ang daming dugong lumalabas sa kanyang katawan, sir. Ang sama-sama ako. Wala akong puso. She killed someone? Hindi ako makapaniwala. She have the purest heart. Sino napatay mo? Sana tinawagan mo muna ako. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. I'm still in shock. Isinuko kong sarili ko, sir. Hindi kaya ng konsensya ko. May napatay ako, sir. Napabuntong hininga ako. Sana hindi ko na lang siya binigyan ng sasakyan kung alam ko lang na mangyayari to. Alam kong sisisihin niyang sarili niya. Sir, girlfriend niyo po ba yan? Tumingin ako sa police at tumango. Kusa siyang sumuko dito. Then bakit hindi pa siya nakadetain? Wala bang nagreklamo? Umiling ang police kaya hinawakan ko mukha ni Danica at pinatingin sa mga mata ko. Hey, hey, it's okay. Kaya natin to. Just don't cry. Maayos din ang lahat ng ito. Aayusin ko. Saan palang pamilya ng nabangga mo? Tanong ko habang pinapahid ang luha niya. Sir, yan ang problema. Mag-isa lang siya sa buhay. Tapos napatay ko pa. Ang sama ko. Lumabas na naman na masaganang luha sa mga mata niya. Niyakap ko na lang ulit siya. Sir, ang bait ng girlfriend niyo. Tumango ako sa sinabi ng pulis dahil totoo naman. Kaya nga pati manok na napatay niya, sinurrender na niya sarili niya sa amin. Sana ganyan na lang lahat ng mga kriminal. Iuwi mo na yan, sir. Yeah, this girl has the purest heart. Mag-isa na lang kasi ang manok sa buhay tapos. What? Manok? Manok lang ang napatay niya? Manok? Manok? Manok ang napatay mo? Hindi ako makapaniwala. Opo, sir. Tumawid kasi siya sa kalsada. Ang sama-sama ko, sir. I deserve to die. Nakapatay ako. This stupid girl is seriously killing me. Chapter 1. Danica's POV. Nakasunod lang ako kay Sir Joaquin na kasalukuyang naglalakad sa loob ng bahay nila. Nasa unahan ko siya habang parang aso naman ako nakasunod sa kanya.
Takot na takot ako baka may mabasag ako rito. Ang mamahalin pa naman ang tingnan ng mga gamit dito sa bahay niya. Nanatili ako nakatayo nang pumasok siya sa isang malaking kwartong may isang sliding door. Nakatayo lang ako at nakatitig. Kabang-kaba ako. What are you still doing there? Hurry up! Malakas niyang saad. Nakatigil lang kasi ako habang nakatingin sa sliding door. Natatakot akong pumasok. Baka maipit ako. Sobrang lakas ang kabog ng dibdib ko. Lumapit ako't bumukas ang pinto. Ayaw kong pumasok. Parang pagpasok ko, mahihiwa ako. Paano kung sasarado yan? E di patay ako? Kung sana nanatili lang ako sa probinsya, masaya sana ako ngayon. Lord, kung ito na yung katapusan ko, hindi pwede. Hindi ko pa naranasan ang langit kaya hindi pa ako pwedeng mamatay. Are you dumb? Hurry up! Napatalon ako dahil sa sigaw niya. Inaano ko ba to? Bakit galit na galit? Sir, pumunta ako dito sa Maynila para magtrabaho. Sir, ayoko pa pumamatay, sir. Sir, hindi ko pa po naranasan ng langit. Maawa ka! Ayoko mahiwa! Kumunot ang makakapal niyang kilay, wari naguguluhan sa sinabi ko. Hinilot niya ang ulo niya at bumalik sa kinaroroonan ko. Hinawakan niyang kamay ko, tinila ako. Huwag, sir! Ayoko pa pong mahiwa! Yumakap ako sa malaking poste sa bahay niya. Takot na takot-takot halos umiiyak na ako dahil sa paghatak niya. Yung suot kong duster, tumataas na pero wala akong pakialam kasi ayaw ko pang mamatay. Nalaglag na rin ang mga dala kong bag dahil sa pag-iyak at kaba ko. What the heck are you talking about? Hinila niya ako and this time, nahila na niya ako. Nakita kong asar na siya at parang mauubos ng pasensya. Pero sige pa rin. Stop crying, will you? Napatahimik ako dahil nahalata akong galit na siya. Grabe, inaano ko ba to? Follow me. Hinawakan niya ulit ako sa braso at hinatak papasok. Nanginginig pa rin ako't sumunod sa kanya. Noong nakapasok na kami, napangiti ako ng hilaw. Hindi pala kami nakahati. Hindi pala nakakahati yung pintuan na yan, sir, no? Binitawan na lang niya ako't dinala ako sa loob ng kwarto. Umupo siya sa kama. Now strip. Strip? Maghuhubad ako? Po? Bakit po? May kasalanan po ba ako kaya ako maghuhubad? Naguguluhan kong saad. Ba kasi kailangan maghubad? Kasi akala niya may ninakaw ako. Sir, wala akong ninakaw. Promise, kahit patayin mo pa ako, sir. Ay, wag na muna kasi hindi ko pa naranasan ang langit. Kumunot ang noo niya. Para naman tanga to si sir eh. Tumayo siya at tinawakan ang mga kamay ko sabay. Hinalikan ng laeg ko. Gumapang na rin ang mga kamay niya sa buong katawan ko. Takot na takot ako at hindi makagalaw. Gusto ko lang namang magtrabaho, pero bakit ganito nangyari sa akin? Ano bang kasalanan ko para pahirapan ako ng ganito? Sir, please, huwag! Habang nakakapagpigil pa ako, sir! Sad ko kahit takot na takot ako. This is what you want, right? Don't worry. After this, papakainin naman kita ng pera. Kingin ang pinagsasabi nito. Patuloy pa rin siya sa paghalik sa leg ko. Nararamdaman ko na rin ang kamay niya sa loob ng duster na suot ko. Tinuhod ko siya kaya napadaing siya sa sakit. Malakas-lakas ang pagtuhod ko sa kasiyahan niya, kaya napaupo siya at napamura. Buisit, ano problema mo? Galit na galit niyang saad. Ikaw ang may problema sa atin, sir. Bakit mo ako pinagsasamantalahan? Inaano kita? Grabe, hindi ko talaga makakayang mga tao ngayon. Bigla-bigla na lang mananamantala ng babaeng walang dahilan. What? Hindi ata siya makapaniwala sa mga lumalabas sa bibig ko. Pasensya, ganito lang talaga ako magsalita. Sabi nga ng kapitbahay namin na si Aling Tasing na ako raw ang unang mabubuntis sa mga babaeng dalaga sa probinsya namin dahil sa napakabastos ng bunganga ko. Dapat ko raw gayahin ang kanyang anak na si Jane dahil nasa bahay lang lagi at nag-aaral. Tingnan mo nga naman ngayon, 3 buwan ng buntis. Sa gabi lang pala lumalabas ng patago. Kaya ayon si Ating na jauntis. You're a slut, right? Ikaw ang pinadala ng mga kaibigan ko to satisfy my cravings. He seriously said habang nakahawak pa rin sa ari niya. La, okay ka lang, sir? Pumunta ako dito para maging katulong, hindi para parausan. Grabe na to. Sayang tong si sir, ang gwapo pa naman pero napakabastos ng bunganga. Bangasan ko kaya to. Kumunot ulit ang noon niya. So meaning hindi ikaw? Nababaliw na si sir. Confirm. Hindi ho.
Lumapit siya sa akin at lumayo naman ako dahil baka pagsamantalahan na naman ang birhen kong katawan. Gwapo naman si Sir pero no, hindi ko ibibigay ang aking bataan para sa kanyang kasiyahan. Ah, sorry, sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa kwarto mo. Nakayuko niyang saan. Dali-dali naman akong sumunod sa kanya. Dinala niya ako sa isang kwartong maganda. Kulay puti ang dingding at may dalawang single bed. May dalawa ring closet at may isang banyo. Ito ba ang kwarto namin? Maganda, sabi ni Mamang sa akin, dalawa raw kami sa iisang kwarto. Pasok ka dyan at magpahinga. Mamaya ka na lumabas kapag nagugutom ka. Huwag na huwag kang papasok ulit sa kwartong pinasukan mo kanina. Naintindihan mo? Napatango na lang ako dahil sa sobrang pagkaseryoso ng boses niya. Napatango na lang ako nang wala sa oras. Iba kasing hatid ng kanyang boses. Parang nagbabanta na ano. Parang binabalaan ako na kapag hindi ko susundin ang sinasabi niya, may mangyayaring masama sa akin. The way na sasabihin niya yun ay ang talas-talas ng tingin niya sa akin. Nakakatakot, para niya akong kikitila ng buhay. Grabe, ano bang nangyayari sa mundo ngayon? Nakakatakot ng mga lalaki. And one more thing, kahit anong marinig mo, kahit anong mapansin mo, wag na wag mong pansinin. Wala kang gagawin. Hindi ka pwedeng makialam dahil once na makialam ka, paparusahan kita. Naintindihan mo? Napatango na lang ako. Parang iba yata ang napasukan ko. Good morning, sir. Eto na po yung breakfast. Nilapag ko sa harap niyang niluto ko. Tapos na rin ako sa mga gawaing bahay. Thanks, ilapag mo lang dyan. May kinakalikot pa siya sa laptop niya. Hindi ko alam kung ano kaya lumapit ako sa likod niya at sumilip. Hala, bastos! Kitang-kita ko kung paano pumasok ang mahaba't malaking batuta sa isang maliit at makipot na kuweba. Umiyak ang babae dahil sa pagdurugo. Dugo! Pinapatay ang babae! Umiyak ang babae! Patayin mo yan! Hindi ka ba naawa sa kanya? Anong klaseng tao ka? Nakikita mo naghihirap na pero nanonood ka pa rin na waring sarap na sarap. Grabe ka, wala kang puso! Naiyak na ako kasi nagdudugo ang babae. Pero itong walang pusong lalaking to, nakahawak lang sa kung ano sa loob ng short niya, tila tuwang-tuwa pa. What the fuck? Bigla ang mura niya nang makitang nasa likod niya ako. Bigla niyang tinanggal ang kamay niya sa loob ng short at napatayo. May nanay ka naman siguro, hindi ba? Bakit wala kang puso? Kita mo na nga kung paano sinaksak yung babae sa perlas niya. Tapos nagdudugo pa, tapos ikaw? Parang sarap na sarap ka pa sa pinapanood mo na parang action yan? Hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko para pagsabihan siya. Hindi eh, porket boss ko siya. Tutolerate ko na lang yung mga mali niyang nagawa. Oo, wala akong pakialam kasi buhay niya yan. Pero dahil isa akong babaeng may pakialam sa kapwa babae ko. Kahit sa ganito lang, may magawa ko para sa kanya. What the heck are you talking about? Kunot na kunot ang noon niya na parang wala siyang naintindihan maski isa sa mga pinagsasabi ko. Tingnan mo oh, dumudugo na yung pepet ng babae tapos pilit pa rin sinasaksak ng batuta ng lalaki na itim pa, tapos ang laki-laki pa. Kunot na talagang noon niya. San ba yan? At samahan mo ko, ipapapulis ko yung hayop na lalaking yan. Galit na galit talaga ako, hindi pwedeng ganito hinalang ang mga babae. Ganun na lang ba yung porket, babae kami at mas malakas sa mga lalaki? Kakayan-kayanin lang kasi nga babae lang kami. Ano bang pinagsasabi mo? Nagtatalik sila, for God's sake. He's not killing the girl. Napakunot ang noo ko at hindi makapaniwala nakatingin sa lalaking nasa harap ko. Anong nagaanuhan? Eh kitang-kita naman na umiiyak yung babae. Ang daming dugong lumalabas oh. Tapos umiiyak pa siya. Tapos yung lalaki sa likod niya sinaksak pa rin yung batuta niya na parang sarap na sarap pa. Kung siya kaya saksakin ko ng itak. Hindi siya makapaniwala sa mga lumalabas sa bibig ko. Ako rin eh. Galit na galit ako. My God! The girl's moaning. She's not crying. Hindi pa rin ako sigurado kung totoo talagang mga pinagsasabi niya. Kitang-kita oh. Watch your mouth. Hindi ako makapaniwala sa mga lumalabas sa bibig mo. Dugtong niya. Tama naman ako, di ba? Kinuha niyang laptop at pinatay. Naglakad siya papasok sa loob ng kwarto niya. Ibibigay ko sana sa kanya mga niluto ko kasi hindi niya kinain pa. Kukunin ko sana na magsalita ulit siya sa katumigil. Ganyan ka ba talaga? You just suddenly voice out your opinions without thinking what will happen? Tanong niya. Napatigil naman ako at napaisip. Yes sir. Kasi wala namang mangyayari sa atin kung palagi na lang tayong mananahimik. Tatapak-tapakan lang tayo ng mga taong akala nila mas mataas sila dahil nakakaya nilang sabihin ang mga gusto nilang sabihin.
Kaya sir, hindi ko na ulit hahayaang may tatapak pa ulit sa akin. Gumaan ang dibdib ko sa sinabi ko. Ah, grabe, ang ganda-ganda ko talaga. Hindi ko nakikita ang reaksyon niya kasi nanatili lang siyang nakatayo. Dumako ang tingin ko sa likod niya. Grabe, ang lapad. Tapos dumako naman yung mga mata ko sa puwet niya. Ang tambok! By the way, sir, ang tambok ng puwet niyo. Pwede ko bang paluin? Joke only! Parang nahihiya ko sa sinabi ko. Oo, aminado naman ako makapal ang mukha ko. Pero ngayon ko lang nalaman na mas makapal pa talaga ngayon. Shit! Narinig kong mura niya bago siya naglakad ulit. Ay, sir! May tanong pala ulit ako. Kanina ko pa napapansin eh. Tumigil siya pero hindi pa rin. Lumilingon sa akin. Nagsalita na ako. Ano ba naman kasi? Kanina ko pa napapansin eh. Ang laki talaga. Ano po yung nasa loob ng short niyo? Ang laki po kasi talaga ng bukol eh. Sir, pagkain ba yan? Nilagay mo ba yung hotdog na niluto ko sa loob ng short mo? Ay, paayo-ayo pa to si Sir O. Pero ang takaw naman pala. Ay, natatawa kong asar sa kanya. I'm out of here. Agad niyang saad. Napatawa na lang talaga ako. Ano ba naman yan? Ako na namang mag-isa dito. Wala man lang akong kasama. Grabe, ang ganda pa naman ng bahay na to tapos ang laki pa. Yung mga style niya modern na modern talaga. Pati mga gamit. Hirap na hirap akong gamitin. Kaya nga doon na lang ako sa likod bahay nagsasaing eh. Kasi hindi ko alam kung paano gamitin yung rice cooker. Ano ba yan? Ang hirap-hirap naman. Wala kasi to sa bukid namin eh. Nakikita ko lang mga ganito sa internet. Pero paminsan-minsan lang yun. Sa bukid, kahoy ang gamit namin kasi wala kaming kuryente. Minsan nga lang ako makapag-Facebook dahil wala naman akong cellphone o kung anong kainikan. Wala kaming kuryente doon kaya paano ko naman yun i-charge? Shit, bakit may nakasaing na kanin dito pero hindi naman nakasaksak? Bigla akong napabalikwas dahil sa malakas na boses na sir nang gagaling sa kitchen ng bahay niya. Ay sir, sorry, hindi pa rin pala yan luto. Kanina pa ako naghihintay dyan, sir eh. Ilang oras na pero hanggang ngayon hindi pa rin pala naluto. Ang bobo naman ng rice cooker niyo, sir. Paliwanag ko. So, saan ka kumuha ng ipapakain sa akin kung hindi pa ito luto? Saan niya? Ah, sir. Nagsaing po ako sa likod ng bahay, sir. Buti na lang may nakita kong kaldero. Kahoy po yung gamit ko. Nanlaki ang mga mata niya at biglang tumakbo papunta sa likod ng bahay. Anong problema nun? Hala, bakit po may sunog? May malilit na mga apoy na nabuo sa likod bahay. Yung nilagay kong mga kahoy doon ay unti-unting kinakain ng apoy. Dali-daling kinuha ni Sir Joaquin ang hose at tinapat sa nagbabagang mga kahoy hanggang sa naapulay at namatay. Galit na nakatingin sa akin si Sir. Kunot na kunot ang noon niya na tila gusto kong kainin ng buhay. Sino bang tanga nagsaing sa likod? Madiin niyang tanong. Napakamot naman ako sa ulo. Grabe to si Sir Joaquin, no? Inaano ko ba to? Ay sir, ako po yung nagsaing, pero hindi po ko yung tanga. Nahina kong sagot. Kasalanan ko bang hindi ako marunong sa rice cooker niyo, sir? Ilang oras na ako naghihintay pero wala pa rin. Hindi pa rin naluluto, sir. Peace po tayo. Tinaas kong dalawa kong mga daliri at pinakita ang peace sign sa kanya. Kasi hindi mo sinaksak sa kuryente. Paano maluluto yun? Stupid. Grabe naman tumaka-stupid si sir, oh. Perfect, perfect. Sorry po sir, hinging paumanhin ko na lang. Minsan hindi naman kasi masamang humingi ng paumanhin kapag kasalanan mo. I wish it won't happen again. Seryoso niya sa adat umalis na sa harapan ko. Hindi na talaga ito mauulit kasi nakakahiya. Grabe, ano ba kasi nandito, bakit ang hirap gamitin? Pinagpagnasar ang kanyang mga kamay at tinignan ako ng mariin. Yumuko naman ako dahil nakakahiya ang ginawa ko. What's happening here? Biglang saad ang babae sa likuran namin. Lumingon ako at nakita kong babae nakatuwalya lang. Matangkad siya, maputi, mapulang mga labi. Maganda siya pero mas maganda ako. Little problem, go back to bed. Habang sinasabi ni sir ang mga katagang yan, parang wala siyang pakialam sa babaeng sinasabihan niya. Medyo ewan ko na lang. Nagkibit-balikat na lang ako at bumalik sa kusina. Naglinis na lang ako doon at sinama ko na lang din ang garden. Ganitong-ganitong ginagawa ko sa amin ni. Nagbubungkal na lupa para maglinis at minsan para magkapera. Magagabi na at dumating na rin si sir. Nakita ko kasi siyang umalis kasamang babae kanina. Baka girlfriend niya yun o ano kasi kung bakaling kiss napakalandi eh. Nasa garahe ng kotse ni sir at lumabas na rin siya.
Napakunot no ako nang makitang umikot pa siya sa kabilang kotse at may pinagbuksan. Lumabas ang isang sosyal na babae. Kulay puti ang suit nito na napakaganda. Ang puti niya rin at kulay blonde ang buhok niya. Pulang-pula rin ang lipstick nito. May hawak akong walis habang nanunod sa kanilang pagting. "Don't disturb us," saad ni Sir Joaquin na tinila papunta sa kwartong babae. "Minerva, come here babe." Narinig kong saad ni Sir Joaquin habang hinila ang babae papasok sa kanyang kwarto. Kumunot na lang ang noo ko at sinarado ang pintuan. Pinuntahan ko rin ang gate at sinarato. Ilang oras nang lumipas at papasok na sana ako sa kwarto nang may narinig akong parang umuungol. "La, ano yun?" Kinabahan ako kagad. "Ano yun? Multo?" Ang lakas ng kabog na dibdib ko. "May multo sa bahay na to? Bakit naman parang nasasarapan ng multo base sa ungol na naririnig ko?" May narinig akong humahampas sa pinto kaya takot na takot ako. Napaka-agresibo naman ng mga multong ito. Mas lalong lumakas ang ungol ng multo. "Wait, nag-i-English ang multo? Grabe naman, ang social pala eh. Kahit multo, nag-i-English na. Nakakatakot pa naman ang bahay na to dahil bukod sa kaming tatlo lang ang tao dito. Napakalaki pa." "That's really big, babe." Mas lumakas ang ungol na narinig ko kaya nagsimula na ako magdasal. Nilakasan kong boses ko para kahit anong mangyari, matutulungan nila ako. "Lord, sa lahat ng elementong nandito, huwag mo pong hayaang makasakit sa amin, Lord. Nagmamakaawa po ako. Ano po bang kasalanan ng multong ito kaya hindi makapasok sa langit, Lord? Kahit ano na po, tutulungan ko siya." Medyo malakas ng boses ko habang nagdadasal ng taimtim. Pero nanatiling nasa paligid ang tenga ko para kung sakaling may mangyaring masama, alert ako kaagad. Parang humihiyaw na yung multo, kaya mas nanalangin ako. "Patawarin mo po kami sa lahat ng kasalanan namin, Lord. Nagmamakaawa po ako. Tanggalin mo lang masamang elementong ito." Halos sumisigaw na rin ako dala sa labis na takot. "Lord, bakit po parang nasasarapan yung multong to, Lord? Ano ba talaga? Bakit parang hindi rin naririnig nila Sir Joaquin? Eh parang malapit naman sa kwarto niya yung ungol ng multong to. Akong kinakabahan para sa kanila. Baka may mangyaring masama sa kanila sa loob." Unti-unting nawala ang ungol ng multo, kaya napahinga ako ng maluwag. "Thank you, Lord." Dali-dali akong umalis sa kinatatayon ko at pumasok sa kwarto ko. Kinuha ko mga panangga, hinalungkat kong dala kong bag at kinuha ang mga rosaryo at holy water na dala-dala ko. Dali-dali rin akong tumakbo papunta sa kusina. Kumuha doon ako ng bawang at kutsilyo. Pagkatapos kong makuha lahat, pumunta ako sa harap ng kwarto ni Sir Joaquin. May naririnig akong mahinang ungol at parang nagbabangga ang gamit. Parang inaatake na sila ng multo. Winisikan ko ng holy water ang pinto habang winiwisikan ko to. Sumasabay din ang ungol ng multo. Sa paanan ng pinto nilagay ko rin doon ang rosaryo at ang mga bawang. Nagdasal ako saglit at umalis na. Kinakabahan ako dahil baka may nangyayari na sa kanila sa loob dahil sa multo. Hindi ko pa naman labis na kilala si Sir Joaquin pero ayaw ko mapahamak siya. Umalis na ako at bumalik sa kwarto ko. Kailangan ko maging matatag. Nagdasal na lang muna ako na sana gabayan kaming lahat sa gabing ito. Sana bukas gigising pa kami. "Lord, maraming maraming salamat dahil nagising pa ako. Sana Lord, magising din sila Sir Joaquin. Palayasin na rin ang masamang elementong nandito sa loob ng bahay na to, Lord." Pagkatapos kong magdasal, lumabas na ako sa kwarto at pinuntahan ang silid ni Sir Joaquin. Nandun pa rin ang nilagay kong mga bawang at rosaryo. Tanda na hindi pa sila nakakalabas, kinakabahan ako. What if patay na pala sila sa loob dahil sa atake ng multo? Tapos ako'y mapagbibintang pumatay sa kanila? Tapos hahabulin ako ng kanilang mga pamilya at pagkatapos ipapapatay ako o ipapakulong? Kaya yun magtatago ako sa bundok at may makikita ko mga rebelde doon. Tapos may anak silang lalaking gwapo't matikas ang dating at magkakakilala kami. Tapos magugustuhan ako ng pinuno nila at gagawin akong leader at ipapakasal ako sa anak niyang lalaki. Tapos malalaman ng gobyerno na nasa bundok ako tapos ipapapatay nila ako. Pupunta sila sa bundok at titigisin kaming lahat tapos mababaril ang asawa ko. Tapos iyakap ako sa kanya, tiiyak. Tapos babarilin din ako tapos aagos yung maraming dugo tapos ayun na, mamamatay na kami. The end. O diba? Kayo nakakatakot. Ayaw ko pang mamatay. Nagdasal na lang ako ulit na buhay pa sila at pumunta sa kusina. Nagluto ako ng agahan, tinuruan na din pala ako ni Sir Joaquin kung paano gamitin ang mga kagamitan dito sa bahay. Takot at takot pa nga ako noong tinuturuan niya ako kasi baka mabasag ko lahat at mapasabog. Baka isang linggo lang ako dito at mapatalsik na. Ah!
Hindi nagtagal, nakarinig ako ng isang sigaw kay Miss Minerva at ang boses yun. Dali-dali akong pumunta sa kinalalagyan niya, baka kako ano na nangyari. Ma'am, okay lang po ba kayo? Bakit kayo sumigaw? Sunod-sunod kong tanong. Why? What's wrong? Lumabas din si Sir Joaquin na halatang bagong gising pa at nakatapis lang ng kumot sa bewang niya. Ang ganda ng katawan ni Sir Joaquin. Hindi malakit, hindi rin maliit yung tama lang pero may abs. Grabe, nagiinit ako. Anong di ko ngayon? Wala po. Hindi ko alam kung bakit ako nauutal. Kasi baby, look at these sheets all over the sahig. Like sinong crazy magpuput ng ganito in the floor? Napatanga ako sa paraan ng pagsasalita ni Ma'am Minerva. Kumunot ang noon ni Sir Joaquin at tinignan ang sahig. Mas lalo atang kumunot ang noon niya at tumingin sa akin na tila naghahanap ng eksplanasyon. Sir, like kagabi, there are umus, you know? Moons like that? And naisip ko na it's from a multo. You know multo? Those flying puting telang parang tangahin kung mag-fly-fly? Nagagaya ko na rin atang pagsasalita ni Ma'am Minerva. Para akong natanga dahil nakikita kong katawan ni Sir. Pinagnanasaan ko ba siya? What? You mean moons galing kagabi? Buti naman naintindihan niya. Tumangutango ako kagat nakita kong namula si Ma'am Minerva. Para na rin natatawa si Sir Joaquin. Bakit? Ano ba yung mali sa sinasabi ko? May mali ba? Sir, bakit ka po tumatawa? Takang tanong ko. You thought it was from a ghost? So you put all these things here? Pilit na pinipigilan yung kanyang tawa. Napapatanga ako sa kanya. Bakit parang gustong-gusto niyang tumawa? Ginagawa ng sangto. Oo sir, kaya nga po takot na takot ako kagabi. Akala ko inaano na kayo ng multo. Nagdasal pa ako sa harap ng pinto niyo habang umuungol yung multong nasa loob ng silid niyo sir. At salamat sa Diyos narinig niyo mga dasal ko. Dahil buhay pa rin kayo hanggang ngayon. Parang nakihinga ako ng maluwag dahil buhay pa silang dalawa. Oh God! This is so hilarious! Sad ni Ma'am Minerva at tinakpan ang mukha. Napansin ko rin nakatapis lang siya ng tuwalya at wala atang suot na panloob. Excuse me po mga boss, bakit po kayo namumula? Takang-takan na ako sa mga reaksyon nila eh. Problema ng mga to. No, never mind. Go ahead, continue what you were doing. He cleared his throat at muling nagseryoso. Let's go back to bed, Minerva. And you, clean all this mess and don't disturb us. Napatango na lang ako sa sinabi niya. Ano ba yan? Hindi ko na makikita ang napakaganda niyang katawan. Nagpatuloy na lang ako sa ginagawa ko at naglinis na rin sa buong bahay. Lumipas ang ilang oras at lumabas na rin sila sa kanilang silid. After all, gaganituhin mo lang ako? Are you an idiot? You're so baliw! I hate you! Narinig kong nagsisigawan sila, kaya sumilip ako. Galit na galit si Ma'am Minerva at sinampal-sampal pa itong si Sir Joaquin na tila walang pakialam sa hinanakit ni Ma'am. Ano? You're not gonna talk? Hahayaan mo lang? Bulya ulit ni Ma'am Minerva pero itong si Sir Joaquin binigyan lang ng bored look si Ma'am Minerva. Hindi nagtagal, galit na naglakad si Ma'am. Minerva! Mahina pero may authority tawag ni Sir Joaquin. Lumingon si Ma'am at naghihintay ng sasabihin, Sir. What? Kapag may sasabihin ka, sabihin mo na kagad, Joaquin. Parang nag-hope si Ma'am Minerva sa sasabihin ni Sir. Nakikipagtalik lang ako sa mga slot pero wala akong plano makipagkita uli. This is our last time meeting each other. Bye. Galit na bumalik si Ma'am Minerva sa kinatatayaan ni Sir Joaquin at sinampal ito ng ubod ng lakas. Parang walang pakialam si Sir na nanonood lang kay Ma'am Minerva. Lumapit ako sa kanya at ngumiwi. Sir, masakit ba? Malakas ba? Parang pumula ata. Masakit ba? Grabe namang babae yun. Bigla na lang nananampal. Tinignan lang ako ni Sir at hinawakan ang mukha niya. Masakit siguro? Grabe naman ang lakas ng sampal ni Ma'am Minerva eh. Bakit kasi nampal, Sir? Ano kasalanan mo? Umayos siya ng tayo. Simple. I just don't like girls. They are very annoying. Napangiwi ako. Wow, Sir. Annoying ha? Ang kapal naman. Tinignan niya lang ako at nagsimula na maglakad papasok sa kwarto niya. Alam mo Sir Joaquin, ikaw lang yung kilala kong lalaki na ayaw sa mga babae, pero maraming babae. Buti nga sa'yo nasampal ka kanina. Hindi na niya ako pinakinggan at umalis na. Anong buhay kayang naghihintay kay Danica kasama ang boss niya? Hanggang saan kaya kayang tiisin ni Joaquin ang ugali ni Danica? Sa kanilang pagsasama, may mabuong pagtitinginan kaya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.